Miguel Malbar, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, at Antonio Luna. Guys, mga commemorative issue. Guys, meron ka naman ito? Panoorin po ninyo. Okay guys, ito po yung ating mga commemorative coins, 10 piso. Bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag kalilimutang mag-subscribe, paki-on yung notification bell, nasa ganun updated ka pag meron tayong mga bagong review. At mag-join kayo sa ating membership. Pero huwag po ninyong kalilimutan yun ha. At kung may mga katanungan kung paano mag-listing ng kanyang mga coins, pwede po sa eBay, pwede. At sa aking Facebook page, pwede po kayo mag-listing doon. Basta yung criteria pasok, no, sinasabi naman po natin yan para yung inyong pong mga coins na gustong ilisting doon ay mapapansin po ng ating mga subscribers. Ayan, so isa-isay natin, mag-review tayo. Unahin natin Andres Bonifacio commemorative coins. Ayan, 10 piso Andres Bonifacio. Sana miss na lamang to guys ha. Ayan, so ang years ay 2013 by Metallic Nickel Brass. Halos pare-pareho lang naman ang composition nitong mga commemorative. Yan. At ito na po ang palitan dito guys sa may n.mista.com na year 2013. Extra fine, EU, and uncirculated. Meron na pong value, no? At sa uncirculated, 114.79 na ang nagiging palitan dito sa kasalukuyan, no? At pwede rin nating gawing ganyan kung kayo po ay maglilisting sa eBay. Pwede nyo pong lagyan ng medyo magandang presyo kahit higit po dyan, ano, kahit siguro 200, 300 pwede sa eBay, no? Kahit 500 siguro, basta ang inyong coins ay uncirculated, no? Pero pag dito sa atin sa local, depende, no? Baka nga 100 pesos lang or ganyan yung kanyang magiging palit. Kung kayo po ay merong magiging transaksyon, kung merong gustong bumili ng inyong mga coins, or kung kayo din po ay magbebenta ng mga uncirculated, at dapat kasi uncirculated eh. Ayan po yung nagiging batayan nila dyan. Gusto nila yung hindi pa umiikot kasi kukoleksyon nila yan eh. Diba guys? Kung kayo din ay bibili ng mga kahit anong coins, kahit common man yan, diba? Gusto nyo ay maganda ang kondisyon. Ganun din itong 10 piso Miguel Malbar. Ito siya guys, no? 10 piso Miguel Malbar. At andito yung examples. Yan, makikita nyo yung pangalan ng numismatis na nag-listing dyan, no? Sa ibaba ng mismong coins. Ayan. Year 2015. Ganun din ang composition yan. Commemorative issue 150. 150th anniversary ng kanilang mga kaarawan, ano? Plain and readed segment ang kanyang site. Pero meron ditong comments eh. Sabi, this coin does not bear any Bangko Sentral mint mark, an A symbol, the Tagalog bye-bye script, which is usually present on all 10 peso coins minted since the year 2000, no? Sabi dito, ano ba pagkaintindi nyo dyan? Sabi, wala daw bang mint mark itong commemorative na to. Meron pong mint mark yan doon sa ibabaw. Mapapansin nyo. Hindi nyo lang kasi agad mapapansin. Nandun po sa may ibabaw yun. Nakaiba kasi yung pagkakalagay ng mint mark ng Miguel Malbar, no? 2015. At ayan po yung kanyang mga value dito eh. Halos pareho lang din ng dami sa unaon na natin commemorative, no? Ayan. Sa very fine, extra fine, EU, and sa circulated, halos pare-pareho lang pala ito. Pareho lang din nung nauna sa kanilang palit, 112 sa uncirculated condition. At itong 2015 na ito sa very fine, extra fine, EU, marami. So marami pa kayong makukuha nito. Kahit siguro baka sa mga sukli eh, hindi nyo inaasahan eh, masusuklihan pa kayo ng mga ganito eh. Kasi marami naman, no? Hindi naman talaga siyang masasabi na sobrang hirap natin kasi nga tayo nakakompleto na tayo.
diba guys? At kung kayo meron, tulad sabi ko, uncirculated, pwede nyo pong i-share sa ating Kalime Online Facebook page. Guys, ayan, at sumunod, 10 piso Apolinario, mabini naman. Ayan, puro sanimista lang tayo. Ayan, at ayan, examples. Others, ayan yung pangalan ng kolektor na nag-share dito. Ayan. Weight 8.7 gram, 26.8 mm kabuuan ng mga features specs. Andito lang yan. No? Kung hindi pa kayo familiar sa endatimista.com, mas maganda rito nga tumingin ng mga specification ng mga barye kasi madali lang maintindihan. At kasama na yung value dyan. You know? Ayan, 2014 sa extra fine. Halos 10 piso lang din ang palit eh. Face value lang yun, di ba? Tapos sa AU, 33. At sa uncirculated condition ay 108. Mas mababa lang po ng konti doon sa naunang dalawa. Yan. At kung mapapansin nyo guys, dito sa baba may nakasulat yan na values in the table above are expressed in pesos. Ayan o, PHP. Pesos po yan ha. They are based on evaluations by Nimista users and sales realized on internet platforms. They serve as a measure, but they are not intended to be relied upon for buying. Ano, ayan. Meron lang silang konting detalye dyan. Pero ayan kasi yung nagiging yung kanilang mga evaluation sa mga coins na sinishare dito sa Nimista. Sa sumunod yung General Antonio Luna, panghuli na ito. Ito yung ating bayani na pinaka ano yun, no? Yung ubod ng tapang na bayani. At nilaglag ng kapwa niya Pilipino. Yan ang masaklap doon, no? Yan, year 2016. Value 10 piso, currency piso. But may date pa dyan, no? 1967. Ganun din yung composition niya. At sa obverse and reverse, andito na siya. Kung gusto niyo makakuha lahat ng information, at doon mismo sa barya ay makikita nyo yung mismong yung mga script of legend niya, no? 2016, parang ito yung kahuli-hulihang sa 10 piso na commemorative, no? Kung di ako nagkakamali, no? Pakicorrect kung meron pa bang commemorative na lumabas, no? AU 50 at sa uncirculated 113.62. So, ibig sabihin, sa uncirculated condition, mahigit 100 ang palitan nito. Guys, kung kayo ay magbibenta, pwede nyong na gustong bumili sa inyo, halimbawa, sabihin nyo 200. At magkakatawaran pa man kayo yan eh. Basta uncirculated, maganda po magiging transaksyon ninyo. Alright guys, ayan, hanggang dito lang po sa ngayon. No? Huwag po kalilimutan mag-subscribe. God bless you all. Out na po tayo.